pinag-araw po mga kapi-TV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at ang bagong video nating paksasayon ay tungkol sa galit ng kalikasan na babalot sa isang lugar na ito. Pero bago po yan, nais ko lamang pasabihin sa inyo na itong lahat ng ito ay galing po sa Facebook page ni Madam Rudy Balvin. Ang page po ni Madam ay meron na pong 3.1 million plus of followers na po. At kagaya po nung parati niya sinasabi sa mga posts niya, ay mag-ingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na nanghihingi ng load at kahit ano bang halaga, kapalit na mga loto numbers. At ang susunod na inyong mapapakinggan ay mangyayari pa lamang, power mong gabay at walang halo pananakot. Davao Vision. Mga taga Davao, unawain niyo mabuti ang vision ko na to. Makakaranas ng bagyo ang Davao, pero masigit akong nababahala sa mga nakikita ko nang dahil sa mga puno at poste na nagbabagsakan. Dahil may mga buhay akong nakakita na masasawi. May isang school akong nakakita na ang bahagi nito ay guguho dahil sa lakas ng ulan at hangin na dulot ng bagyo. Mas mainam pa din iligpit nyo mga damit nyo pag alam na ninyo na sa inyo papasok ang bagyo. May nakikita din akong tatlong bata na malulungkot sa mga darating na mga araw. Bantayan nyo ang mga anak nyo kung ito ay nasa dagat man o ilog. Lagyan nyo ng seguridad ang isang lugar na kung saan may minahan. Bilang seguridad sa mga tao na nagtatrabaho dahil ang lindol hindi lang isa o dalawa na mararanasan ng Davao. Mainam pa din na maging handa at maingat dahil mahirap kalabanin ang galit ng kalikasan. Huwag makalimot na manalangin palagi. Unawain nyo na si Noah negative vision ang nakakita niya, pero ginawa niya ng paraan upang maligtas ang lahat. Nasa sa inyo yan kung paniniwalaan nyo, pero itong lahat ay nakikita ko sa vision ko. Maging maingat at huwag makalimot na manalangin. Po ang visions ni Madam Rudy Balvin. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy sa kanyang mga visions upang magbigay ng panig sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganon tayo ay makapaghanda sa kahit anumang sakuna na darating sa ating buhay. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala naman pong mawawala kung susundin natin. At kagaya nga ng sabi ni Madam Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan at tsak masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe. Mabuhay po kayo and God bless po.